Good morning, everyone! Welcome back sa aking channel. For today, meron tayong gagawing mga makeup tutorials. Actually, kasi ang pinaplano ko is gagawa ko ng different looks for the holiday, for this Christmas season, para naman meron kayong mga choices kung paano yung magiging looks nyo sa inyong mga parties. Since December na ngayon, alam ko, kaliwat kanan yung mga Christmas parties, meron tayong mga company Christmas parties, yung mga school Christmas parties, of course, parties natin with friends, sa bar, at kung ano-ano pa. And mas maganda siguro kung dun sa mga parties na attend na natin, medyo iba-iba yung magiging looks natin. So, mag-share ako sa inyo ng iba't ibang makeup looks para naman mas maging merry ang inyong Christmas. Itong video na to, guys, parang makeup tutorial slash haul na din kasi hindi ko naipakita sa inyo yung mga binili ko nung Black Friday and hindi ko sure kung ano yung mauuna kung itong video na to or yun kasi ang dami kong videos na finifilm and then ini-edit ko siya tapos meron akong schedule na mga araw kung kailan ko siya i-upload. So, kung ano yung mauna, yan, basta i-insert ko na lang yung clip dito, yung mga, noong time na pumunta ako sa mall, noong Black Friday. And ito yung mga na-purchase ko na items. Yan, dito sa harapan ko. I-haul ko sila sa inyo. Yan, ito. So, mostly, as usual, mga makeups yung aking, ano, nabili. And, papakita ko na rin siya sa inyo. Una na dyan, ayan, bumili ako nitong Pure Radiance Powder Blusher. Meron din tayo nitong Infinite Impact Eye Color. Then, itong Cream Fusion Eye Color. And then, bumili din ako ng mga lip gloss. Ito. Yan, bunch of lip glosses. Kasi naka-sale siya. Tapos, ito, yung brush cleanser spray. Yan, instead na lalaban mo yung mga brush, parang iaano mo lang siya. Isa-spray mo lang siya na ganun. And then, pupunasan mo, di ba? Mas madali. Hindi mo na kailangan hantayin na matuyo. Ganun. And of course, guys, maalala ko, iti-take ko na rin itong opportunity na to na maitry ko itong brush set na ito na in-order ko sa H&M na website. Ito, yung clip na yan. Yan. Yan yung time na pinakita ko siya sa inyo nung natanggap ko together with this eye primer. So, titingnan natin kung okay ba yung kanyang performance. Pero, dito sa look na to, gagamit pa rin ako ng ibang brush. Okay? Guys, pasensya na kayo kung medyo maliwanag yung, ano, yung lighting ko. Natural light lang yan. Kasi, bibihira lang these days yung magkaroon ako ng araw kasi nga pa-winter na. So, excuse my lighting. Yan, pagpasensyahan nyo na po yan. Anyway, yan, na-prep ko na ang aking face. Nakapaghilamos na ako and nakapag-moisturizer na rin ako. Before putting any liquid foundation on your skin, dapat gagamit tayo ng primer lagi para naman ma-blur out natin yung mga pores natin dyan and mas maganda yung lapat ng foundation. For this look, I'll still be using itong Quick Effects na No Shine Mattifier. So, dito tayo maglalagay ng primer dito sa area na to kasi dito usually malalaki and visible yung ating pores. Dito sa may ilong, of course, sa ating T-zone. Dito, dito. Kasi dyan, usually, nag-oil up. Move on na tayo dito sa ating foundation. Gagamitin ko is itong L'Oreal True Match Foundation in the shade Golden Beige. Next naman, para ma-hide natin yung mga dark circles natin dyan and yung mga blemishes natin, my holy grail na concealer, itong Maybelline pa rin na Age Rewind. After putting our concealer, it's time for us ngayon para i-bake yung ating face. Baking, ibig sabihin, parang iseset lang natin yung ating face with a powder para mas matagal yung kapit ng makeup, hindi tayo basta-basta mahuhulas, and hindi mag-oil up yung ating face.
mas gusto ko yung sa pagkikilay yung gumagamit ako nung alam niyo yung slim na pencil kaysa yung sa makapal, matabang pencil kasi mas parang mas na mamaniobra ko na maigi yung kilay ko pag ganun. Make sure na in place ang ating kilay at hindi siya agad-agad mabubura. Gagamit ako nitong Nichido Tinted Brow Gel. For my eyes, I'll be using Wet n Wild O Naturel in Bare Necessities. Kunin ko lang itong transition color muna. Ito, yung parang light brown. After applying the transition color, punta tayo dito sa dark brown. Dito. And ilalagay natin siya doon sa ating outer corner just to intensify. Gamit ako nitong brush. Walang pangalan yung brush eh. Pero, usually ito yung ginagamit pang dito sa outer corner. Ang ganda nito ah. Solid. Talagang kasyang-kasya dito sa ano, sa crease mo. After intensifying yung ating outer corner, punta tayo dito sa parang rose gold na may parang shimmer, and then ilalagay natin siya all over the eyelid. Medyo nakukulangan ako dun sa shimmer sa ating eyes. So, balik tayo dito sa palette, and then kunin ko to. Itong parang light gold. Yan. Papatong ko lang siya dun sa nilagay natin kanina. Pagpasensyahan nyo na po ang aking lighting at paiba-iba siya ng mood. Para siyang may mens ngayon eh. And then, ibe-blend lang natin siya. Siguro i-brush off na natin yung ating binake kanina. And then, naalala niyo yung brush na ginamit natin dito sa ating outer corner. Yung natirang product dito, ilalagay lang natin siya dito sa ating lower lash line. And then, dito naman sa ating lower lash line din, banda dito sa ating inner corner. So, kunin natin itong light pink na nilagay natin kanina dito naman sa ibabaw, dun sa may inner corner. Maglalagay tayo nitong lightest color dito. Ilalagay natin siya sa ating brow bone. We are almost done sa ating eye makeup. So, maglalagay lang ako ng eyeliner, false eyelashes, and then contour, blush, and then highlight, and finally, yung ating lipstick. Contour muna tayo, diba? Para naman magkaroon tayo ng cheekbone, ng jawline, matago natin yung ating malalaking pisngi, ang ating mga double chin, kailangan natin ng pagkocontour. Ito talaga yung nagagawa ng ano eh, ng pagkocontour. Kasi diba parang yung round faces, medyo napapaliit mo ng konti. And for our blush, gagamit tayo nitong H&M Pure Radiance Powder Blusher in Golden Peach. So, ito ang kanyang shade. Lagyan lang natin dito sa ating apples of the cheeks. Very light lang siya, oh. Yan, oh. Kung gusto mo ng, ano, ng medyo natural looking, maganda to. Pero pwede mo naman siyang i-build up, eh, yung color niya kung gusto mo.
for my highlight, I'll be using Wet n Wild Mega Glow Highlighting Powder in Precious Petals. Ooh. Guys, malapit nang matapos ang ating makeup look. So, maglalagay lang ako ngayon ng aking false eyelashes, some lipstick, ayusin ng konti ang ating buhok, and I will be right back. Hello guys! I'm back! At ito na ang ating finished product ng ating holiday series makeup look number 1. Yan, so for this look, medyo formal-formal yung ating datingan. Kasi syempre, hindi naman lahat ng parties casual, di ba? Minsan, kapag Christmas party, especially sa mga companies natin, sa mga offices natin, minsan sa hotel, and medyo somehow semi-formal din naman yung pinaka parang theme nung ating party. So, sana nagustuhan nyo. Okay ba? Ayan, sa lips ko, ang ginamit ko ay itong EB Matte Liquid Lipstick. Yeah. Ever Bilena na matte liquid lipstick. Ayan. In the shade Dusk. Ayan. Tama. Ay, hindi. Toast of New York yung ginamit ko eh. Ever Bilena na liquid matte lipstick in the shade Toast of New York. Tapos, nilagyan ko siya, pinatungan ko siya ng iridescent na sheer gloss from INC.redible. Yan. Yun lamang po mga kaibigan. And abangan nyo yung mga iba ko pang mga makeup ideas, mga makeup tutorials para sa inyo this coming holiday, di ba? Para marami kayong pagpipilian kasi alam ko maraming aurahan, maraming party kayong pupuntahan. Yan, December to January, medyo marami-raming gatherings ang magaganap. So, I'll see you guys on my next video. Mwah, mwah, mwah. Bye!